church setup para sa mga bata. Kung iniisip nyo ay gaya din pa na ginagawa sa sanctuary o yung service natin, tamang yung iniisip. Yung church ay isang paraan para magturo sa mga bata tungkol sa salita ng Diyos sa isang church setup. Kung narinig nyo na merong Sunday school program flow, ganoon din naman sa junior church, meron din tayong program flow. Wala itong pinagkaiba na ginaganap natin na service sa sanctuary. Ano-ano nga ba ito? Una, ang praise and worship. Ano mga kailangan doon? Kailangan natin ng instrument. Gaya ng acoustic guitar at optional kung meron beat box para mas matuto sila kung paano nawit sa ating Panginoon. At kayo din mismo ay pwede rin ninyo turuan ang mga bata na tumugtog para sa praise and worship. Ano nga ba ang mga sequence ng song kahit din ba ng ginagawa sa sanctuary? Dito mas pinaigli natin kung sa mabilis ay ganito lang ang sequence ng song ay stanza at chorus. Pwede kung maikli gaya ng halin at sama-sama, pwede nyo itong gawing dalawang ulit. Sa malumanay, paano naman? Ito ay stanza, chorus, at chorus ending. Ayun ang ginagawa sa praise and worship. Ngayon, pagkatapos ng praise and worship, tayo ay nag-opening prayer. Dito sa opening prayer, ini-encourage natin ang mga bata na sila ang mag-lead ng panalangin para sila mismo ay matuto rin manalangin sa ating Panginoon. At dito naman, pwede rin natin ikayatin kung meron silang pangangailangan sa Panginoon. Pwede sila mag-request ng panalangin upang panalangin natin. At pagkatapos nito ay may announcement tayo na ginaganap. Dito, binabanggit natin yung schedule ng church service natin, Sunday school, Sunday morning, Sunday evening, at Wednesday din. At dito, binabanggit na rin natin yung rules and regulation natin para sa mga bata. Gaya ng pag may nagsasalita sa harap, ay makinig muna yung mga na kapag mag-CR o magpapaalam muna sa mga assistant, gaya ng mga ganon. At pagkatapos na ito ay testimony. Kung meron sa kanila na merong sakit at pinagaling ng ating Panginoon, pwede nila itong i-testify para matuto rin sila mag-witness sa ating Panginoon. Pagkatapos naman ito ay meron ginagawa natin na offering. Yung mga assistant ay siya na rin mag-offering, mangangaral para sa offering. Ano ang dapat ditong gawin? Una, ang Bible verse dapat ay yung mga Bible verse na gagamitin natin ay dapat mababaw na version lamang dahil ng ASNT o ang Salita ng Diyos or MPB, Magandang Balita, Biblia. Sa dito, ang choice of words dapat alam din natin yun gaya ng sapagkat babawi natin ito, gagawin natin dahil. At dito, sa offering ay tinuturuan din natin sila na kung paano maghikapo o mag-tides. Pwede nyong ipaliwanag kung paano, kung kagaya na meron silang sandaan na naipon, itatimes lang nila ito sa 10% or 0.10 at kakalabasan nito ay 10. At depende ito sa amount na meron sila. Tinuturuan natin sila para mag-ikapo rin dahil sila rin ay matututo kapag sila ay lumaki. Dito naman sa katapos ng offering, ay dumadako naman tayo sa preaching gaya na ginagawa sa sanctuary. At dito, ang pangaral ay dapat konektado sa ating Sunday school lesson. At pagkatapos naman ito, ay meron tayo dapat i-consider sa pangaral ng salita ng Diyos. Una, gaya na binanggit ko, ang choice of words dapat papapagawi natin upang maintindihan ng mga bata ang ating mga sinasabi. Pagkat konti pa lang ang kanilang nalaman sa mga salita, kailangan natin pagbabawin ito dahil ang sapagkat, dahil ang dahil, dahil paman, ay papagbabawin natin yung lahat ng mga malalalim na words. At dito, kinoconsider din natin na ini-encourage natin ang mga preacher na gumamit ng Bible story
para mas kami nila maunawaan kung ano mga binabanggit natin. Pwede rin tayo gumamit ng illustration at example o base na rin sa experience na ating naranasan. At dito rin binukonsider din natin ang tono ng ating pananita. Kung malungkot, dapat malungkot din tayo na nagsasalita. At pero, kapag masaya, dapat ganito rin ang yung tono ng yung boses. Hindi dapat monotone ang yung boses para hindi antukin ang mga bata. At isa, kinukonsider rin natin dito ang ano nga ba, ang ilang minuto ba ang pangaral ng salita ng Diyos sa mga junior church. Dito, dapat ay 10 to 15 minutes. Maximum na dito ang 15 minutes, kasama na dito ang altar call. Dito sa altar call, ini-encourage natin ang mga bata na manalangin pagkatapos na pangaral ng salita ng Diyos. Mag-altar call sila, manalangin sila sa ating Panginoon. Dito rin pinoconsider din natin ang kung ano nga ba ang pangangailangan nila sa kanilang spiritual life. Kung nakikita mo sa mga bata na kailangan nila ng pag-ibig ng Diyos, kung hindi nila maranasan yun, mangawag ka ng salita ng Diyos patungkol sa pag-ibig ng Diyos para matulungan natin sila sa kanilang spiritual na buhay. Lord, papaunawa mo siya sa salita sa kanila. Tuloy mo, Panginoon, sa ating mga kailangan na kabigyan sa magsaya ng Panginoon. Sila, Panginoon, patuloy mo, Panginoon, na igawad, Panginoon, ang kanilang kagalingan, Panginoon, matamo nila ito, Panginoon, pagalingan po sila sa kanilang subos. Panginoon, ikaw, Panginoon, magawad nito sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, mighty name.